Sa Batasan Hills National High School naman, siksikan sa mga silid-aralan ng mga estudyante. Ang ilan sa kanila nakasalampak na sa sahig dahil sa kakulungan sa upuan. May ulat on the spot si JP Soriano. JP? Rafi, balik eskwela na nga ang mga estudyante rito sa Batasan Hills National High School. At Rafi, kahit marami sa kanila ang sabik na nga pumasok para sa araw na ito, ay marami rin sa mga estudyante nakita natin ang hindi komportable sa kanilang first day of classes. Halos 13,000 estudyante ang naka-enroll dito sa Batasan Hills National High School. Meron namang 83 classrooms ang eskwelahan at 2 shifts. Ngayong araw, nagbalik eskwela sila sa isa sa pinakamalaking high school sa Metro Manila batay sa dami ng populasyon ng mga estudyante. Sabik man sa pagpasok rafi sa eskwela, mga estudyante ang ilang classroom na nakita natin ngayong first shift ng klase, di naging komportable ang pasok nila. Gaya na nga isang grade 7 class na nakita natin na umabot sa mahigit 60 ang estudyante sa isang hinating class room na ito. Dahil kulang ang silya at di rin naman kakasya sa classroom, halos kalahati ng klase ay sa sahig nga nakaupo, gaya ng inyong nakikita, ang kanilang teacher halos di na nga makagalaw kanina. Mainit din sa classroom na ito, Rafi, lalo't di pa na ikakabit ang mga ventilador. Merong tinatayang 3,600 ang grade 7 enrollees dito. Merong 72 sections ang grade 7. Ang second year high school naman may 56 sections. May 55 sections ang third year at fourth year high school. Ang first year at fourth year students sa umaga ang pasok. Sa hapon naman mamaya, ang pasok ng second year at third year na umaabot ng 7:30 p.m. ang last class dito. Di naman daw sila kulang sa teachers na may bilang na 462. 1:45 sana ang ideal student-teacher ratio dito, Rafi, pero tila di nga ito nasunod ngayong araw. At ang mga problema sa mga siksikang classrooms at mga nakaupo sa sahig ay masusolusyonan naman daw sa mga susunod na araw kapag naayos na ang sectioning at pag nag-divide na o na-divide na ng maayos ang mga estudyante. Ayon sa Principal Rafi, dati nang nagawa ang bagong gusali pero sadyang madami ang estudyante at nadagdagan pa dahil marami raw estudyante mula sa private school ang lumipat sa kanila. Ang major changes naman sa pagpapatupad ng K-12 program ay ang content ng mga subjects na itinuturo particular sa grade 7. Halimbawa, Rafi sa math at science, na kung dati general math at science ang itinuturo, ngayon ay itinuturo ng introductory ng science at math para sa second year hanggang fourth year gaya ng biology, chemistry at physics. Wala po kasi may upuan dito. Matapos? Wala pala po pagdating ko. Nakaupo po ako sa sahig. With this class size, we cannot do, what is this, your groupings, no? So that's why dapat mayroon sila kanya-kanyang gagawin. Kung ano, di gawin na lang 30 ang isang klase o 35. Kung hindi naman kasya, ilipat sa isang room na ano. Kaya nga, siguro hanggang bukas siguro makikita natin na i-iron out natin. At Rafi, sa mga oras na ito ay malapit nang matapos yung first shift ng klase rito sa Batasan Hills National High School. At alauna nga ng hapon, inaasahang magdaratingan yung mga second shift naman. At isa sa mga problema rito sa area na ito ay syempre yung sakayan ng mga estudyante dahil nga major road ang tapat, bibihira yung mga tricycle at iba pang public transportation vehicle. Kanina nagpunta rito at yung Quezon City Police District kasabay ng pag-iikot nila sa iba pang public schools sa Quezon City at ilan sa mga gagawin daw nila bukod dun sa police visibility na taon-taon naman nilang ginagawa ay yung pag-iikot dun sa mga tinatawag na ika nga ay parang tambayan ng mga hindi pumasok sa eskwelahan gaya ng internet shop, mga bilyaran at isa raw sa mga gagawin nila ay dadalhin yung mga estudyanteng naka-uniform sa kani-kanilang eskwelahan. Rafi? JP, mailagay lang natin sa konteksto dun sa mahigit 80 mga classrooms dyan. Ilan yung ganun ang sitwasyon? Yung mga nakasalampak na sa sahig yung mga estudyante? O Rafi, sa 72 sections ng grade 7, napansin natin siguro mga abot sa mga 5 hanggang 7 classrooms yung ganyan ang sitwasyon. Tama yung sabi mo, just to clarify, hindi naman lahat. Pero napansin natin, hindi lang din yan isolated sa isang classroom. Marami yung ilang classrooms yung ganyan ang sitwasyon. Yung iba nga, mas matindi pa dahil may mga silya nga, pero sa sobrang siksikan, mas lalong hindi makalabas yung mga estudyante. So they'd rather paupuin na lang yung mga estudyante dahil pag may silya, mas lalong hindi makakalabas yung mga estudyante na sa likod. So ayan yung mga maayos daw nila at ma-iron out nila in the next few days. Dahil ang sabi naman ng principal, 1:45 dapat. Pero sa ngayon, mukhang hindi nga nasusunod yung teacher to student ratio na yan. At JP, posible pa madagdagan yung mga estudyante dyan kapag may mga late enrollees pa na dapat nilang tanggapin, hindi ba JP? Tama Rafi. In fact,
additional 300 students pa yung ine-expect ng Batasan Hills National High School. Sila yung mga late enrollees, so iba naman sa kanila hindi daw nakakuha ng report card. Kaya nga yung paalala nga ng mga principal dito na mga teachers dito, sana daw next school year, agahan talaga yung pag-e-enroll para hindi magka-problema at hindi yung anak nyo yung mamroblema pagpasok nila sa kanilang eskwelahan. Okay, maraming salamat, JP Soriano.